this video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung experience ko sa COVID vaccine ko. Nagdadalawang isip talaga ako before na magpapa-vaccine kasi yun nga, hindi natin alam yung mga side effects nito at lalong-lalo na sa side ko, meron akong allergy. Kaya yun, ang dami kong mga research, ang dami kong mga tinatanong, yung boss ko, yung supervisor ko, kasi sila yung nauna. Pero nakita ko naman na wala naman nangyari sa awa ng Diyos. Kaya dumating yung point na nakapag-decide ako. Yun nga, dito kasi sa Bahrain, yung registration niya is through online. Meron siyang apps na ngayon isi-share ko kung ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung application ko through online. Ayan guys, may apps na siya dito na Be Aware Bahrain. Ayan, yung CPR number ko. Ayan, yung CPR number ko. And then, sa registration, meron tayong mga option dyan. Registration and the certification and the test result and the appointment, the test result and the PCR test certification. Yan. Marami siyang option dyan. Kung gusto niyo magpa-register, dito kayo pupunta at meron siyang apat na option na vaccine. Ayan. Ito yung option dyan. Registered through online lang siya. Walang hassle. Mag-waiting ka na lang kung kailan ma-approve yung book mo sa registration mo, sa vaccine mo. And then, ngayon nga, yung first choice ko, yung Pfizer, nagpa-book ako. After 1 week, tinawagan ako, naka-receive ako ng message din na okay na daw yung application ko for the vaccine. And then, sad to say, na na-cancel siya. Yun, nag-another second option ako. Yun nga yung sinelect ko, yung Sinopharm from China. Okay, after ng first dose ko, wala akong nararamdaman aside lang sa gutom na gutom ako at saka yung pagod na pagod ako. Pero yung sabi nila na magtatamlay ka or something lalagnat ka, sa awa ng Diyos, hindi naman, wala namang nangyari sa akin noon. Yung parang gutom na gutom ka lang, tapos after ng kain mo, yung gusto mo nang matulog, gusto mo nang magpahinga, yun nga, tinulog ko na lang siya, at saka ininom ko siya ng maraming tubig, at yun, kinabukasan, pasok ulit, okay naman siya, wala naman akong nararamdaman, at saka inoobserve ko talaga yung mga skin ko, baka nagka-rashes na ako or something, sa awa ng Diyos, wala naman. Yun guys, nag-ready din ako ng paracetamol kasi nga sabi nila pag nilagnat ka daw. Pagkatapos ng first dose ko, nag-antay ako ng 21 days for my second dose. Ito siya. 21 days for my second dose. Ayan, first vaccine ko is January 25. Then after ng 22 days, bumalik ako ng February 15. Yun, February 15, bumalik ako for my second dose. Ang nararamdaman ko naman dun sa second dose ko, yun yung nafe-feel ko yung injection. Kasi dito ako nagpa-inject sa right arms ko kasi nga left-handed ako. In case daw na hindi daw ako makasulat, at least may option siya. Yun, dito ako nagpa-inject sa right arms ko. And then, nung na-inject na siya, na-feel ko lang doon sa second dose ko, yung parang may antibiotic na pumapasok sa katawan natin. Yun lang. Tapos, parang namanhid siya ng ilang oras. After that, manhid niya, parang siyang binugbog. Yun, parang siyang binugbog. At saka yung parang ngawit na yung dito ko.
yun, sabi nga lang nila na ano daw, yung reaction lang daw talaga yun. Ang inintay ko lang talaga is magka-fever ako. Eh, thankful din ako is wala naman ding fever na dumating. At saka, ano lang, nirelax ko lang din siya. At saka, after ng 8 hours, nag-pump yung heart ko. Parang bumilis. Eh, yun, sinabay ko na lang siya sa akit at baba ng hagdan. Kasi nga, parang maano lang ako, ma-relieve lang yung pump ng heart ko. At sa awa ng Diyos na okay naman siya. Yun lang yung na-experience ko sa COVID vaccine ko. Totally na hindi naman talaga siya ganun kahirap. At saka wala naman talagang nangyari na nilagnat or something. Meron talagang iba na iba yung reaction kasi hindi naman tayo pare-parehas ng immune system at saka hindi naman talaga tayo pares-parehas ng katawan. Ang ano lang talaga, yung advice ko lang talaga sa inyo guys kung magbalak nyo na talagang magpa-vaccine, ano lang talaga, careful lang talaga kayo sa health nyo. Bawal mo nang uminom para yung immune system nyo hindi siya mag-down. Kasi yun talaga yung alcohol at saka yung especially sa mga nagnanigarilyo, pero hindi natin maiwasan yun sa ibang tao. Pero kung gusto nyo talaga or plano nyo talaga magpa-vaccine, ano lang talaga kayo, i-ready nyo na lang yung immune system nyo. Siyempre, hindi natin maiwasan na dapat mag-exercise tayo kahit sa isang oras or sa isang araw, mga bigyan natin ng 30 minutes yung exercise natin. Yun lang, at saka careful lang tayo sa mga pagkain natin na iwas tayo sa matataba. Kasi dapat i-level lang natin yung immune system natin na magiging okay, na malabanan natin yung kung ano man yung vaccine na yung i-choose nyo, at least makaprepare yung ano natin, yung katawan natin. O yun guys, happy ako na kahit na tapos na yung second dose ko, sa awa ng Diyos, hindi naman ako nilagnat, meron lang siyang mga matinding mga pangangawit or something na mga hindi naman din ako nagsusuka. Sabi nila nga sa iba is nagsusuka. Hindi naman ako nagsusuka. Ang sa akin lang talaga is nangangawit siya na parang binubog lang yung right arm ko. Pero okay naman siya. Yun, sabi nila after 35 days daw, mag-active na daw yung antibodies ng ano sa vaccine. Kaya wait ko pa siya after that kasi nga ang kinatakot ko talaga guys yung allergy ng katawan ko kasi pag sinumpong talaga ako noon halos hindi ako makatulog sa kati ng ano kaya yung pang gamot ko sa allergy ano talaga yun parang na vitamins ko na siya mga 2 years ago pero inuunti-unti ko siyang iniinom siya ng tubig. O guys, may mga balak dyan na magpa-vaccine na, advice ko lang sa inyo na dapat i-ready ninyo yung sarili ninyo. Hindi lang kay ginagaya-gaya nyo lang sa iba na, yun, asya, nagpa-vaccine, sige, magpa-vaccine na rin ako kahit hindi ka ready. Dapat, importante guys, yung ready na yung katawan mo at saka especially yung immune system mo. Dapat kasi, careful din tayo, hindi lang sa sugod ng sugod. Yun guys, yun lang yung may papayo ko sa inyo at saka may kasamang dasal kung ano talaga yung mga bagay na vaccine na para sa iyo. Katulad ko, yung first choice ko is Pfizer. Siyempre, siguro sobra talagang malakas yun. Kaya hindi na ano sa akin na pending yung ano ko kasi nga meron din akong kasamahan na yun, choice niya, eh parang nilagnat din siya. Yun nga, dumating ako. O guys, may mga balak dyan na magpa-vaccine na, advice ko lang sa inyo na dapat i-ready ninyo yung sarili ninyo, hindi lang kay ginagaya-gaya nyo lang sa iba na, yun, asya, nagpa-vaccine, sige, magpa-vaccine na rin ako kahit hindi ka ready. Dapat, importante guys, yung ready na yung katawan mo at saka especially yung immune system mo. Dapat kasi, careful din tayo, hindi lang sa sugod ng sugod. Yun guys, yun lang yung may papayo ko sa inyo at saka may kasamang dasal kung ano talaga yung mga bagay na vaccine na para sa iyo. Katulad ko, yung first choice ko is Pfizer. Siyempre, siguro sobra talagang malakas yun. Kaya hindi na ano sa akin na pending yung ano ko kasi nga meron din akong kasamahan na yun, choice niya, eh parang nilagnat din siya. Yan.
Actually guys, matagal na akong natapos ng first dose at saka second dose ko. Matagal ako nag-upload kasi nga nag-observe pa ako kung ano talaga yung mangyayari sa akin since nagkuha ko ng first dose at saka second dose. At importante, ito yung hinintay ko, yung certification ko. Ito siya ngayon. Na natapos ko na yung first dose at saka second dose ko sa COVID vaccine. Yan guys, ito siya, yung pinaka-importante sa lahat. At so far, and thanks God, wala namang nangyayari sa akin. Yun lang, yung mga mild lang na na-share ko nga na uminit dito, mga 2 days lang. Pero sa awa ng Diyos, thank you Lord na wala namang nangyayari. Yung mga kinatakutan ko na ano yung allergy ko, hindi naman siya lumalabas. Ayun, at saka ito. Ito yung yellow booklet ng ano sa brain. Ito yung nagpapatunay na ano na siya. Tatapos ko na yung first dose at saka second dose. Hindi naman siya totally 100% na hindi ka na matatamaan ng COVID. Pero as long as managka-vaccine ka na, mga 80% naman, ano ka na siya, safe ka na, di ba? O guys, sa mga hindi pa nakaranas ng first dose or second dose or may mga takot pa dyan, try nyo. Hindi naman siya compulsory kung ayaw nyo talaga. As long as mag-decide kayo na kung may available niya sa mga lugar nyo, dapat itry natin. Kasi sa panahon kasi ngayon, hindi na natin alam kung sino yung kalaban natin or sino yung may mga sakit, bigla na lang siyang darating. At least, bago huli pa yung lahat, guys. Thank you, and God bless you all. Bye-bye! Thank you for watching. If you are new to my channel, please like, subscribe, and hit the notification bell to get notified.